Wala ba nasaktan sa inyo? Wala po, Sir Dean. Maraming salamat. Kundi dahil sa'yo, baka patay na kami. Maraming salamat po talaga. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Yeah! Mr. Dean, salamat po. Wala nga naman. Hindi ko magagawa ang lahat na ito, kundi dahil sa tulong nyo rin. Mabuhay si Super D! Mabuhay! Mabuhay si Super D! Matagal siyang nawala, pero nagbalik na siya. Ang ating pambansang superhero, si Super D. Alam kong malaki ang responsibilidad ng palabas na ito sa ating bayan, at naniniwala ko na muli na namang magiging inspirasyon si Super D sa ating mga buhay. Lagi lang nating tatandaan kahit sino sa atin ay pwedeng maging superhero. Hindi natin kailangan ng kapangyarihan. Ang kailangan lang natin ay ang ating mga malalaking puso na handang magmahal at tumulong sa kapwa-tao. Pablo, akala mo sinipa ang Masalamat siya. Nandito siya ngayon. Dahil kung napatunayan kong siya, si Super D, katapusan na niya. Hindi ko na ito patatagalin pa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Enjoyin na lang natin ang palabas. Ladies and gentlemen, The Adventures of Super D. Sigurado ba kayong wala talaga nasaktan? Sigurado po kami, Super D. Nalagyan namin na lahat ng tao dito. Super D, wala ka bang ibang pupuntahan? Baka may naghihintay sa'yo. May mga nangangailangan pa ng tulong ko. Huwag ka nang magalala, Super D. Nandito naman ang mga pulis eh, tsaka mga bomb squad. Kami nang bahala dito. O, sige. Mag-iingat kayong lahat. Maraming salamat, 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 salamat. Salamat din sa inyo. Buhay, Super D! Buhay! Ace, anak, umupo ka. May mga tao sa likod. Pero, Nay, Lola, hindi po ba talaga dadating si tatay? Dennis, darating din yung tatay mo maya-maya. Pero sa ngayon, enjoyin mo na natin manood ng sine, ha? Okay. Boss, may nakita akong isang bakanteng upuan. Kay Dodong. Aabot ka, Dodong. Aabot ka. Tama ka, Fredo. Oo nga, boss. Di ba dapat katabi siya ng kanyang mag-ina? Palagay ko, nakita na natin ang tunay na katauhan ni Super. Excuse me, boss. Excuse me, boss. Excuse me, Rico. 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 Sorry. Boss, pasensya na. Dumating si Dodong. Oo. Nakikita ko. Hindi nga siya yung hinahanap natin. Bakit? Dahil nandito na siya. Fredo, alalahanin mo, si Super D ay merong super speed at nakakalipat siya. Eh, boss naman, si Dodong janitor lang dito yun. Pero boss, may nakita pa akong isang bakanting pwesto. Sino ang dapat nakapwesto dyan? Si Tony. Thank you.
Oscar! Oscar, pasok! Tori! Oscar! Tori! What happened? Natapunan ako ng ice cream eh, oh! Tony, kailangan ako dito sa loob. Nagkisimula na yung premiere. Eh, anong gagawin? Kuha mo ako ng pants! Tony, hindi na kailangan yun. Wala na tayong oras. Gawa mo! Ay! Oscar! Kumuha ka ng bagong pants! Ay, oh, kaya lang duplicate sa skin mo! Tony, huwag ka lang makulit. Ay, ay, mas kailangan mo to! Ayoko, ayoko. Kuha mo ako bagong pants. Suot mo to, okay. Suot mo to. Suot mo to. Ay! 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 Anong ginagawa niyo dito, ha? Ha? Dennis! Lenny! Dennis! Dennis, anak! Sandali lang. Sorry po. Pamilya ko. Hindi niya alam punta sa labas, sir. Hindi, may upuan ako doon. Magpunta sa labas. Kasama ko dyan sa pinapanood niyo. Bawal ako dito, mingin. Hindi ako, saglit lang ako. Oh, bakit niyo ako tatanggal? Tama, sir. Sandali lang ako. Nandito yung pamilya ko, eh. Ako, ayan, ako yan. Ano na ba yan? Oo naman, yun na yun. Sara mo yan, ha? Ha? Ano sabi mo? Misa mo, malilinti ka na tayo. Ay, susi. Mama, ano pong masasabi niyo sa premiere night ng The Adventures of Super D? Siyempre, masayang-masaya ko. Naalala ko kabataan ko at gusto ko yung pamahagi ang magandang alala sa akin, anak. Excuse me. Kailangan masiguro natin na si Tony ang bagong Super D. He could be anywhere. Boss, kung talagang galing sa bus station, hindi naman kaagad magpapakita yun dito. Doon yung dadaan sa... Siyempre, doon sa walang masyadong tao. Sa parking. Sigurado ako bang dito pupunta si Tony kung siya nga si... Kung siya si Super D? Kina-question mo ba ako? Eh, di naman, boss. Naninigurado lang. Eh, wala naman akong makita ang lugar dito sa parking. Kung saan siya magpapalit ng damit? Sandali lang. Nicole, patawarin mo ako. Hindi ako nanghihingi ng paliwanag mo, Dodo. Sobrang naman ata itong ginawa mo ngayon. Sorry, Nicole. Inaamin ko, mali ang ginawa ko. Pero eh, hindi ko naman ginusto yung nangyari. Alam mong napaka-importante nito para sa akin. Alam mo kung gaano ka-importante itong araw na ito, di ba? Lalo na para kay Dennis. Ang masakit. Si Dennis ngayon yung sobrang apektado. Kaya nga, Nicole, kung pwede lang, makuusap ko sana yung anak ko. Para ano?
aasahin mo na naman siya. Magsisinungaling ka na naman. Nay, gusto ko kong kausapin si tatay. Hayaan muna natin yung bata. Nakasalamat ah. Patawarin mo sana si tatay. Ay, saan po ba kayo nagpunta? Gusto ko lang naman po malaman kung ano po ang mas importante sa amin ni nanay. Kung bakit hindi po kayo nakarating. Nak, alam mo namang importante kayo ng nanay mo sa akin eh. Kayo ang pinaka-importante sa buhay ko. Pero parang hindi naman po tayo eh. Alam ko kung ganun, hindi po ba dapat inuunan nyo kami? Di ba po, sinabi niyo po sa akin na gusto niyo po makabawi kay nanay. Para hindi po kami pumunta ng Amerika, tinulungan ko pa nga po kayo dun eh. Para hindi niya naman po tinutulungan yung sarili niyo. Nak, lahat ng ginagawa ng tatay, hindi mo lang naiintindihan. Pero para sa inyo lang nanay mo. Kung para po sa amin yung mga ginagawa ninyo, bakit po ako nasasaktan? Dennis. Dennis. Ano, mauna na po kami ni Dennis. Pasensya na po. Nicole. Nicole, sandali na. Boss, parang hindi ka naman matanggap na si Tony ang bagong Super D. Ano ang problema mo sa kanya? Ang yabang ng taong yun, boss. Sobrang hangin para maging superhero. Nasa listahan mo siya na posibleng Super D. Oo nga, boss. Pero siya din yung pinakahuli kong inaasahan na magiging superhero. Magaling si Tony. Sinasadya niya yon para hindi obvious na typical superhero siya, na loser. He is hiding in plain sight. Yang si Tony, alam niya ang ginagawa niya. Kaya't kinakailangang pag-ibayuhin natin ang pagbabantay sa kanya. Kailangang makilala ko siyang mabuti bago ako kumilos. Kailangan malaman ko kung ano ang kanyang kahinaan para magamit ko sa pagkuha ng asul na diamante. Tama to. Nay. Ano? Alam ko hindi ko malalaman ko ng rason bakit huli kang dumating kanina sa premiere night. Pero sana lang, Dodo, iniisip mo lahat ng ginagawa mo. Ay, alam ko naman mo yun eh. Alam ko mahirap paniwalaan yung sinasabi ko. Pero lahat mo na ginagawa ko para sa pamilya ko. Alam mo lahat ng tao ngayon sa buhay mo ay pwedeng mawala sa'yo. Pero ako, hindi. Andito lang ako lagi sa'yo, nakasuporta sa'yo. Pero na kahit ako mismo eh. Nahihirapan akong intindihin ka. Sinabi mo sa akin bago ang premiere night na kailangan mo to para sa pagbuo mo sa pamilya mo. Pero anong ginawa mo, Nak? Eh, tama yung anak mo eh. Ikaw ang nagiging rason. Kaya sila tuluyang lumalayo sa'yo. At ako mismo, nanay mo, hindi ko na alam kung paano kita pagtanggol sa mga mag-ina mo eh. Kailangan mo itong ayusin na. Alam mo kung bakit? Lalayo ko isang araw. Makita ko na tuluyan kang tinalikuran ng mag-ina mo. Nay. Anong balita, Doc Cox? Nakita mo na ba ang tamang formula para sa cup serum? Mr. Silveta, sandali lang po ah. Mr. Silveta, malapit na ho. Mr. Silveta, ang totoo po niya kasi hindi ko po mahanap ang perfectong formula para ho sa cup serum. Ano ba ang problema mo? Kinuha kita dahil alam kong kaya mo ang trabahong yan. Ngayon, sabihin mo sa akin,
Nagkamali ba ako? Hindi ho, Mr. Silueta. Sa totoo po niyan, eh, wala na kayong makikitang tulad ko kahit saan. So, anong problema? Sa tingin ko po, eh, wala po sa akin ang problema. Sa tagal po ng ginugol ko at inaral ko yung formula na yan, eh, wala po ako makitang ni isang elemento na pwede kong ihalo sa cup serum na galing sa periodic table. At kung anuman pagkukulang dito sa formula ko, eh, malamang isa itong isang elemento na hindi pa nadidiskubre. O kaya naman, eh, elementong to na galing sa ibang planeta. Babalikan kita. Nagsasabi po ako ng totoo. Huwag niyo sana akong papatayin, Mr. Silueta. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Mr. Silueta. Mr. Silueta. Dodong, my love. Nakita mo na ba yung letter sa pagpapakabayaan ni Super D? Ito, Boss Dodong, sobrang astig. Sabi rito sa balita, kinuha daw ni Super D yung bomba para sa lahing masabugan. Ganyan talaga pag totoong superhero, ano? Mas iniisip yung kinabubuti na mas marami kaysa sa sarili. Siguro kung hindi dun dumating si Super D kanina, ang daming cash bonus. Patingin na. Talaga ni Super D. Uy! Teka. Dodong! Hindi na ba ito? Naririnig mo ba kami, Dodong? Kumusta, Dodong? Oo nga, Dodong. Dodong, bakit? May problema ba? Kumusta nga pa yung premiere ng palabas niyo? Oo nga. Dodo, kumusta? Balita naman dyan. Blockbuster na ba? My love! Bakit? Ayos sumagot nito. Dodong? Oh my God. Dodong! Nicole, tulong ko para sa pag-aaral ni Dennis. Tuloy man at magaling, makakabawi pa rin. Lahat ng ginagawa ng tatay, hindi mo lang naiintindihan. Pero para sa inyo ng nanay mo. Kung para po sa amin yung mga ginagawa ninyo, bakit po ako nasasaktan? Dennis, Tegul, may lakad kayo? Tay, pasensya na po, pero hindi na po muna tayo pwede mag-usap. Sige, anak. Sumay ka na. Dennis. Pasensya na, pero hindi ka pwede sumama. Wala naman nagsasabi na sasama ako eh. Gusto ko lang usapin yung anak ko. Dennis! Dodong. Bro, advice lang ah. If you really care about Nicole and Dennis, you have to give them space and time. Space, time. In Tagalog, layo-layo pag may time. Gana, Rocky. Idol, alam mo nung nagkakilala tayo, sa lahat ng bagay, positibo ka eh. Bakit ganun? Parang ngayon lang kita nakita ng ganyan. Parang may problema ka na, di mo alam kung paano malusutan ha. Uy, idol, sulit lang, di ganyan yung idol ko ha. Bago ang lahat ng to sa akin, Michael. Huh? Pero tama ka. Parang hindi ko alam kung paano ko susolusyonan itong problemang to. Unang beses lang nagalit sa akin ni Dennis. Si Dennis na siya lang yung parating na naniniwala sa akin eh. Sa kabila ng lahat ng mga sablay na ginagawa ko sa buhay ko, sinira ako to. Oo, bakit, Idol? Di ba yung nangyari kagabi, ginagawa mo din naman yun para sa pamilya mo ah.
Yun ang parati kong sinasabi sa sarili ko eh. Pero ngayon parang... Parang di ko alam kung paniniwala ako pa yun sa sarili ko. Pero tama ka, Mike. Siguro dapat maging positibo ko. Kailangan makabawi ako kay Dennis. O, oh, yun ang idol ko. Ganyan. O, so paano? Ano gagawin natin ngayon? Thank you nga pala, Tony, sa ginawa mong to, ha? Hmm. Naku ba, don't thank me yet. Basta, ito pupuntahan natin. Sigurado, masusurprise kayo at malalamingan kayo. Eh, Tito Tony, saan po ba tayo pupunta? Sa Amerika. Sobrang lamig naman po dito, Tito Tony! Tito Tony! Para po si Super D, oh! Ang dilim! Aba, nandito na tayo. Super D pa nasa utak ko. Yan si Super D! Ako si Super D! Dito tayo! Oh, laki nito! Oh, Tito Tony! Tingnan mo po! Masaya nga! Wow! Sige, tara, punta tayo doon! Go! Very good! Dennis! Yeah, Dennis, oh! Oh! Uy! Nice, di ba? Ang kulit lang nitong naisip mong Amerika, no? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tutulungan kita kay Dennis. Alam mo, hindi magtatagal. Tatanggap niya na rin na pupunta kayo na Amerika. Salamat, Tony, ha? Pero siyempre, magiging masaya ako pag masaya ang anak ko. Ako rin. I'm happy for us. Magkatog ka! Hindi ko ito ka din na for you. What the? Ano namang kalokohan to ni Dodong? Sandali, kakausapin ko. Nay, ako na po ang kakausap kay tatay. Dennis, gusto ko lang sana humingi ng tawad sa'yo. Sana mapatawad mo na ako. Tay, sa totoo lang po, hindi na po ako galit sa inyo. Pero hindi ko lang po kasi maintindihan eh, kung bakit hindi po kayo nakapunta kagabi sa premiere. Kasi anak, alam mo, mahabang paliwanag kasi yun eh. Tay, makikinig po ako sa inyo kahit gaano pa po kahaba yan. Dennis, alam mo ba yung nangyaring pagsabog sa may istasyon ng bus, ha? Nabalitaan mo ba yan? Opo. Oh. Tay, bakit nyo naman po pinipigilan si Kuya Michael? Ayaw nyo na po ba talaga makapagpaliwanag sa amin ni Nanay? Ano po ba kasi ang totoo? Kasi Dennis, yung... Tay, may tinatago po ba kayo? Nagsisinungaling po ba kayo? Wala, anak. Dennis, halika na. Huwag ka na maghintay ng ikakatuloy lang sa'yo ng tatay mo.